Lutuin guys na yung sabi saya pinatawag is budbud na yun. So parang putumaya. So watch out guys kung paano ko gawin ang aking putumaya. Sabi saya pa is budbud na yun. So yummy talaga to siya guys kasi may mapupunta rito mga friend ko. So kailangan ko i-introduce ang aming delicacies from Visayas region. Ginawa ko guys is sinusukat ko yung aking glutinous rice kung sa Visaya pilit ng ganitong pagsukat kasi kung ano ang sukat ng iyong glutinous rice, ganun din ang sukat ng iyong gata, yung coconut milk. So ayan guys, halimbawa isa, so isa din ang gata. So ngayon guys, kasi tatlo ang bisita ko, so kailangan kong gumawa ng marami-rami. Ayan guys, so ang gagawin natin guys is ating hugasan ng mabuti yung ating glutinous rice. Ayan, paanahan mo naman din ang tubig hanggang malinis yung tubig niya. Ayan guys, tapos ko sana hugasan at saka ibinababit ko lang muna siya habang ihahanda ko yung aking gata. So ayan, malinis na siya. Mga limang beses ko siyang hinuhugasan. Maganda talaga ang ano nito guys kasi galing siyang Thailand, napakaganda talaga. Nasubukan ko na ito dati. So maganda ang kanilang glutinous rice. At saka sa hati ng gata is apat din na ganito, apat kalahati din. Ayan, isa. Ayan, isa pa yan. So, dadagdagan pa natin ng tatlo at kalahati para magiging ano siya sa ating glutinous rice. Para magkatumba sila, magkapariho ang suka. At kailangan din natin dikdikin ang ating ginger guys. But before, huwag na natin balatan. Tapos, bago ninyo siya dikdikin, kailangan hugas na hugas na siya kasi hindi natin dinatanggal yung balat. So, ayun guys. Yan, madikit na siya guys. Tapos, ilagay na natin yung ating ginger sa ating gata. And guys, tapos na natin na lagay yung ating luya. So, lalagyan natin ang ating sugar. Pero, tansyahin natin ang ano guys, na hindi yung masyadong matamis at saka hindi yung matabang. So, yan guys, kasi matagal na namin ginagawa ito sa Bisaya. Kaya, plano namin ang ano, sukat. So, titigman na ninyo guys ang ano niya, na hindi masyadong matamis at saka hindi masyadong matabang. So, ngayon guys, isalagyan natin sila ng asin. So, yung paglalagay ng asin, guys, is tansyahin din ninyo na yung para nag-agawan yung tamis at saka yung alat. Yun ang tamang sukat, tamang panglasa ng ating suman. So, ayun guys, tama na siya sa timpla, tama na yung asin at saka tama na yung sugar. Ngayon, ilalagay na natin siya sa ating, pakukuluin na natin siya. Ayan. So, tansyado ko na guys, kaya hindi ko na siya titikman dahil alam nyo na Ramadan, so nagpa-fasting ako, mamaya pa akong hapon makakain ito. So alam ko na talaga ang sukat ng aking ginagawa. Ayan guys, pag nilagay nyo na sa inyong apoy, ayan, lagay ko na sa sanay, halo kayo ng halo. Ayan, kailangan keep on stirring guys para maano yung ating mixture, parang yung parang lalapos din siya. Ayan, so hintayin na natin guys na kumulo siya habang ating hinahalo.
kumulo na yung ating gata. So ilalagay na natin yung ating glutinous rice na na-drain na siya. Saka gagamitan ko rin siya ng strainer para sigurado na hindi talaga siya malagyan ng more water at para hindi magiging lata yung ating suman. Ayan. So, yung nilalagyan yan dyan, guys, haluin niya, guys. Ayan. Ayan, halo lang ng halo. Ayan, guys, nalagay ko na lahat ng glutinous rice na nandito. So, ayan, guys, ang gagawin natin is halo lang tayo ng halo hanggang matuyo yung ano. Huwag natin pabayaan na hindi siya mahalo. Ayan, halo lang tayo ng halo. Talagang ano na, multitask itong araw na to. Ang bango talaga niya, guys, kasi naano talaga yung bango ng ano ng ito, yung ginger saka yung gata. Ang sarap talaga niya, guys. Promise. Ito talaga yung nakukuha namin sa nanay namin kasi tuwing may birthday, tuwing may fiesta, kung ano-anong mga celebration, hindi talaga ito mawawala. Kaya lang yung minsan itong nanay ko is ganito lang pag tinamad, pero pag marami namang oras is ibabalot namin to sa ano, sa dahon ng saging at saka lulutuin ulit. Kaya pag ibalot nyo sa dahon, guys, hindi siya masyadong lutuin kasi pag sinaing ulit yun na nasa dahon na is malalata na siya, pero wala tayong dahon, so lulutuin natin siya ng mabuti dito. Yan lang ang technique ng paggawa ng aming suman sa Bisaya. Ang dekat niya, guys. Saka pwede natin hinaan yung kanyang apoy. Yan. Sendin lang muna. Yan, kita nyo, guys, unti-unti nang natuyo yung ating suman habang hinahalo natin. Yan ang purpose para lahat ng grains ng ating glutinous is maano siya ng ating gata. Ayan. Parang itong turntable ang ano po. Yan, guys, unti-unti na siyang natutuyo. So, yan. So, mga siguro mga 2 minutes paghuhukay natin ito, paghahalo natin ito, paghuhukay. Paghahalo, hirap Tagalog talaga. Paghahalo natin is kailang, pwede na natin siyang takpan at hinaan na natin ang ating apoy. Guys, talagang tuyo na siya, guys. So, binaba ko na yung ating apoy at saka takpan na natin. Yan, takpan na natin. Ayan. Takpan na natin at saka hintayin na natin siyang maluto. Ito yung ating ano, guys, ito yung ating pamparis na ating suman, yung puto. Ito siya yung pamparis. Ito siya, guys, as isang chocolate. Yung gawa talaga ng pure na buto ng kakao. So, napakasarap nito, guys. Ito talaga yung ano na lagi kong kinakain pag nasa Pilipinas. Sa umang, ito yung tinatawag na sikwan sa Bisaya. Na yung ating suman. Kung gusto niyo, guys, is pwede itong
ibalot ng dahon ng saging. Kaya lang, yung pagkaluto niya is hindi siya lutong luto. Yung half cook lang siya. Tapos, balot niyo ng dahon ng saging. At saka, isasain niyo ulit na nakabalot na siya ng dahon ng saging. Pero, ako guys, is dahil nandito tayo sa Bahrain, wala tayong masyadong dahon ito. Kaya, inano ko na lang yung budbudin na yun, yung hindi na binabalot.